Ang kantang ito ay isang all-time hit sa bansang Japan. At sa paglipas ng maraming taon, naging popular na nga ito sa buong mundo. Salamat sa mga makabagong social media apps na kagaya ng TikTok. Inagkaroon nga tayo ng pagkakataon na madiskubre ang mga classic Japanese songs na ito. Stay with me. Mayonaka no doa o tataki. Ito ay pinamagatang Mayonaka no Door o Stay With Me na inawit ng Japanese singer and composer na si Miki Matsubara. Isa sa mga pinakatanyag na pop artist ng Japan na nagkaroon ng karera mula late 70s hanggang late 90s. Pero alam mo ba na ang napakatalentadong singer na ito ay mayroon palang malungkot na kwento? Bukod kasi sa pagkakaroon niya ng cancer na siyang nagpahirap at kumitil sa kanyang buhay noong 2004, ay may mga revelasyon pa tungkol sa kanyang buhay ang mas nagbigay ng kirot sa puso ng kanyang mga tagahanga. Welcome sa Mark Chance TV. Bago tayo magsimula ay pakisubscribe naman ang ating munting channel at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mas marami pang videos na katulad neto. Si Miki Matsubara ay sinilang noong November 28, 1959 sa Kishiwada, Osaka, Japan. 3 taong gulang lang siya noong magsimula siyang tumugtog ng piano at namana nga niya ito sa kanyang ina na miyembro ng isang sikat na Japanese comedy band na Crazy Cats. Si Miki ay unang nahilig sa musikang jazz, ngunit pagtungtong niya ng high school, ilabis na nga siyang nahilig sa rock music. Sumali nga siya sa iba't ibang mga banda na kung saan tumutugtog nga siya bilang singer at keyboard player. Bukod sa pagiging musikero, isa ring top student si Miki sa high school. Kaya naman't marami ang umaasa na siya ay mag-aaral sa mga prestihiyosong university sa Japan. Ngunit wala nga ito sa kanyang plano, sapagkat mas pinili nga niyang lumuwas sa Tokyo para ipursue ang kanyang karera sa musika. Doon nagsimula siyang tumugtog sa iba't ibang mga bars at clubs, hanggang sa madiscover siya ng isang sikat na pianist na may pangalang Sera Yuzuru. Tinulungan nga siya neto na makapasok sa industriya dahil ano pang marilis niya noong 1979 ang kanyang debut single na pinamagatang Mayonaka no Door o Stay With Me. Isang kanta tungkol sa isang tao na minamahal pa rin ng gusto ang kanyang dating kasintahan. Labis itong pumatok dahil ano pang mag-top ka agad ito sa pinakapopular na music chart ng Japan na Oricon chart. Ang 20-anyos na si Miki ay naging instant superstar at doon na nga nagsimulang pumasok ang kaliwat kanang mga oportunidad para sa kanya. Madalas na siyang kunin sa iba't ibang mga big events at bunga ng kanyang taglay na kagandahan, ikinukuha na rin siya bilang model at endorser ng ilang mga mamahaling brands. Si Miki ay nakapag-release pa ng mas maraming kanta at nakapagtala ng mga successful concerts. Kaya naman pagdating ng taong 1981, iginawaran na siya ng parangal bilang Best New Artist. Sa parehong taon ibinuo na rin ni Miki ang kanyang sariling banda na tinawag niyang Dr. Wu. Dito ay napangasawa nga niya ang kanilang drummer na si Masaki Honjo. Pagdating ng dekada 90, ay mas nag-focus na nga siya sa paglikha ng mga anime soundtracks at commercial jingles. Isa nga sa mga notable anime na kanyang kinabilangan ay ang Gugugan Mo, Dirty Pair Project Eden, at ang Gundam na narilis noong 1991. Bukod sa pagiging anime singer, ay naging personal composer din si Miki ng ilang mga sikat na singer sa Japan. Naging aktibo man si Miki throughout the 90s, itila nakapagtataka na bigla siyang naglaho sa pagpasok ng taong 2000. Ang kanyang mga show ay nakancel at bihira rin siyang makontak. Matapos ang ilang buwang pagkawala, ay bigla ngang nagpadala si Miki ng isang hindi inaasahang mensahe sa kanyang record label at mga malalapit na kaibigan. Ipinaalam nga niya sa mga ito na hindi na siya magpapatuloy sa musika at wag na rin siyang kontakin via email or phone kasi hindi na siya gagamit neto. Hindi nga siya nagbigay ng kahit na anumang eksplanasyon dahil ano pang marami sa kanyang mga taghanga ang nagsuspetsya at nagsagawa ng kani-kanilang pananaliksik. Isang taon pa ang lumipas bago malaman ng publiko ang tunay na kondisyon ni Miki. Mayroon pala siyang cancer at talagang malala na ito. Sa sobrang abala kasi niya sa kanyang karera, eh hindi na niya binigyang pansin ang mga naunang sintomas ng kanyang sakit. Naging puspusan man ang kanyang paggagamot, itila hindi na nga ito naging sapat. Mas lalong bumagsak ang kanyang katawan at nang suriin siya ng kanyang doktor sa huling pagkakataon, eh do'y tinaninga na nga neto ang kanyang buhay. Malungkot ng sinabi ng doktor na 3 buwan na lamang ang itatagal ni Miki. Dinibdib nga ng gusto ni Miki ang mga revelasyon na ito at bunga ng kanyang labis na kalungkutan, eh hindi na nga siya umabot ng 3 buwan. Pumanaw siya noong October 7, 2004, ilang oras lamang matapos siyang dalawin ng kanyang doktor.
Namatay nga siya sa mga komplikasyon ng sakit na uterine cervix cancer. 44 anyos lamang si Mickey that time at talagang umabot pa ng 2 buwan bago malaman ng publiko ang kanyang kamatayan. Sobrang pribado kasi niya sa kanyang buhay na kahit mga media at malalapit na kapamilya ay hindi makapagbigay ng konkretong impormasyon tungkol sa kanyang pagpanaw. Gayunpaman ay may mga kaibigan nga itong si Mickey na kalaunay nagbigay rin ng kani-kanilang mga pahayag, mga katotohanan na hindi inaasahan ng kanyang mga taghanga. Bagamat kasi tinitingala sa industriya at may di matatawarang legasiya sa musika, ay labis pa rin palang pinagsisisihan ni Mickey ang kanyang naging karera. Inilaan umano niya ang kanyang buong buhay sa pagsasagawa ng mga tour at hindi na nagkaroon ng oras upang mamuhay ng normal at masaya para sa kanyang sarili. Kaya naman noong mga panahon na naghihirap na siya, ay nais niyang kalimutan ng mga tao ang kanyang pangalan pati na rin ang kanyang musika. Sobrang depressed pala itong si Mickey to the point na sinisisi na niya ang kanyang sarili. Gayunpaman ay mas lalo nga siyang na-appreciate ng kanyang napakaraming tagahanga at ang kanyang mga posthumous album ay patuloy pa rin nire-release hanggang sa taong 2017. Noong 2020 ay nagsimula ng kumalat sa anime community ang kantang Stay With Me ni Mickey. Madalas nga itong ibinabackground sa ilang mga anime scenes. Ngunit nang magsimula na itong gamitin sa app na TikTok, ay naging popular na nga ito worldwide. Kadalasan kasi sa mga TikToker na gumagamit nito ay mayroong mga Japanese mother at pinapakanta nga nila sa kanilang ina ang kantang Stay With Me ni Mickey. Stay with me, mayonaka no doa o tataki. Nagsulputan na rin sa YouTube ang iba't ibang mga covers ng kanta. Marami ang naging curious sa buhay ni Mickey at naging daan nga ito upang mailahad sa buong mundo ang kanyang kwento. Nakakalungkot manisipin ang bagay na kanyang pinapangarap ay siya rin palang pagsisisihan niya balang araw. Patunay lamang ito na hindi lahat ng nagtatagumpay ay nagkakaroon ng magandang ending. Ang pagkabigo ay hindi senyales ng katapusan, kaya't mas piliing maging masaya hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa ibang mga tao.